Hi guys, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning sa inyong lahat. Ayan. For today's video guys, kailangan natin gumawa ng video. Dahil dalawang araw na tayo hindi nakakagawa ng video. So, gawa tayo ngayon. Video tayo ngayon kahit walang katuturan, charis. Kahit hindi maganda yung video natin, so laban lang, gawa tayo. Pawis na tayo. Yan, pasensya na magulo yung camera natin. So, ayun na, alam nyo naman kung ano yung routine natin. Everyday routine. So, mag-going to work na tayo. Ayan. Hindi ka pa ako mabangga sa mga kasalubong ko. So, alam niyo naman yung everyday routine natin. Ay! Ito lang tayo mag... mag-escalator na lang tayo para kasi biglang nag-up na yung elevator. So, update ko kayo later guys. Ayan, nag-escalator na tayo. Alam nyo ba kagabi, super init ng panahon kagabi. And lahat, alam nyo ba yung mga ganyang glass, pinagpapawisan silang lahat. Na dahil sa sobrang init ng humid. Alam nyo yun? So, ngayon, is napaka-init talaga ng panahon. Simula pa kagabi. Ayan, hindi ko alam kung bakit. Humid na naman. Nag-humid na naman kagabi. So, ayan, napaka-init ng panahon. So, wait lang guys ha. Kasi maglo-load ako ng aking card. Okay? Ayan, nakapasok na tayo dito ngayon sa train. So, maghihintay na naman tayo ng train. So, ayan, at least sumantar na siya. 4 minutes to go. Walang tao, ha? Ako lang yung tao dito sa part na to. So, tingnan nyo, walang tao. Pa, walang tao dito sa part na to. Ako lang mag-isa. So, maghihintay tayo ng 4 minutes. Sunday kasi ngayon, guys. So, mostly ngayon ng mga tao is nag rest day kasi before ang rest day dito is Friday, ngayon Sunday na. And before ang start ng classes dito sa mga estudyante is Sunday until Saturday, tama ba? Until sa Friday kasi Saturday is rest day na mga student. Katulad lang ng Pinas. Pero sa Pinas kasi, Monday to Friday. Saturday, Sunday, walang pasok. Tama ba? No. Friday nga. Friday kasi isang araw lang yung pahinga ng mga bata siguro dito. Saturday lang. Kasi nga, Sunday to Friday ang pasok ng mga bata dito. Before ha, ngayon 2 years ago change na nila yung ano, pasok ng mga bata is naging Monday to Friday. So dalawang araw na walang pasok yung mga bata. Ewan ko ba kung ano, nakalimutan ko sa Pilipinas talaga actually. So, ayun. Basta yun na. So, ngayon, ang family day dito ngayon is Sunday na. So, walang gaanong tao ngayon. Tingnan nyo, oh. Lumagpas na ng mga 2 minutes. Wala pa rin tao. So, parang ako lang ang papunta doon na way sa pupuntahan ko. So
sana makaupo. Kasi minsan guys, alam nyo, nakatayo lang dahil sa dami ng tao. So, I wish na makaupo tayo this time. So, pakita ko sa inyo yung train na parating sa kabilang part, sa kabilang sides niya na. Pakita ko sa inyo. Ayan, tingnan nyo. Paparating na. Ang linis ng ano namin dito guys. Ang linis talaga ng Metro Train Station dito. Ayan, parating na yung yan, diba? So, may mga tao sa loob. Tingnan nyo. And ang haba niyan guys. Super haba niyan. Tingnan nyo ha, from here. From here, tingnan nyo. Ang haba niyan guys. Buti pa sa kabila, may mga tao, may mga pasahero papunta doon. So, meron na akong kasama dito. Isa, yan, dumating. So, kaming dalawa lang for today. Sana malagdagan pa kami para hindi mukhang nakakatakot. Ayan, paalis na yung isa. Paalis na yung isa, ayan. So, paparating naman yung papasalubong dito sa amin. So, pakita ko sa inyo yung paparating na isang metro at train pala, metro na nga dito, metro train station. Ayan, in 1 minute may paparating. Ayun, kita nyo, ayan, may paparating. Ayan, may paparating. Ayan, nakasalubong sila. So ayan, paparating na yung train namin, namin paparating na yung train na sasakyan ko. So yan, kita niya. O diba? Ayan guys, sakay muna ako guys. And update ko kayo mamaya pag nakababa na ako. Kasi bawal ang mag-video dito sa loob mismo ng train. Okay, see you! Ayan guys, nakalabas na tayo sa train. Alam niyo ba kanina, pagpasok sa train kanina, may dalawang mag-asawang Pilipino. Pilipino pa sila ha. Nag-aaway sa loob mismo ng train. Ang nakakahiya lang is yung babae, yung asawa, is may bitbit na bata. Baby pa. Siguro mga 1 or 2 years old na baby yun. And nag-aaway silang mag-asawa doon mismo sa loob ng train. And ang daming tao. Nakakahiya, di ba? Ang daming tao sa loob mismo ng train, tapos nag-aaway sila. Nakakahiya kasi yung bata na tutulog ang daming tao na tumitingin sa kanila. So alam niyo yun, yung parang, tapos ang nakakainis pa, yung babae, yung asawa, parang nanggigigil na sa galit, na parang hindi makapaglabas ng galit na talaga dahil sa lalaki. Yung lalaki yung dadak na dadak. Alam niyo ba yun? Yung lalaki yung mismong dadak na dadak. Tapos yung babae is tahimik lang. Hindi siya dadak na dadak. So, nakakaawa. Tapos hanggang, alam niyo yun, tapos yung narinig ko, ang pinag-aawayan nila parang about sa pera ata. Kasi may narinig ko na may binayaran yung babae na 60 na pera dito, 60 dirham na pera dito, which is mga something 800 or 900 pesos sa Philippine money ha. So alam mo yun, asawa ka, lalaki ka, ikaw yung padre di pamilya, kumbaga yung babae siguro, kumuha ng pera sa pitaka. Kasi ang pagkasabi at narinig ko, magbaritis muna tayo. Tapos sabi ko, pagkarinig namin ng mga Pilipino din na nakasakay, narinig namin na ikaw pa yung kumupit, ikaw na ngayon nang ialam sa pitaka ko, ikaw pa yung nagagalit, tinatanong kita ganyan, hindi ka nagsabi, ganun. Basta yun ang pagkarinig namin. Tapos sabi ko, tama naman yung sinabi ng lalaki, pero hindi ko alam kung ano yung, hindi ko masyadong narinig yung
yung sinabi ng babae, yung sinagot ng babae na bakit nga siya kumuha ng pera, hindi siya nagpaalam or kumupit ba. Iba kasing atake ng lalaki. Asawa niya naman yun, ama siya ng anak ng babae. So, dapat hindi niya sasabihin yung ganun sa mismong asawa niya na babae. So, parang yung babae kanina, hindi ko alam ang buong istorya ha, pero parang feeling ko yung babae kanina, parang nanggagalaiti na sa galit niya. Parang napapahiya siya na may mga Pilipino nakasakay din, although marami namang ibang lahi, kaso lang, parang hindi siya maka-atake ng dakdak, hindi siya maka-atake ng daldal, dahil parang dahil nga may hawak siya na bata, hindi nga parang yung malabas yung galit niya, alam niyo yon, hindi nga malabas yung galit niya dahil na doon nga sila sa loob ng train and ang daming tao na nakikinig na lang sa kanila at pinagtitinginan na lang sila, pero deadma sila, alam niyo yun, yung parang napaka-skandalo naman yun, napaka-skandalo naman ng mga tao na to, Pilipino, parang nakakahiya na, alam niyo yun, hindi ko magets kung bakit may mga ganyang tao na kayang mag-away sa maraming tao. Pwede naman nilang pag-usapan, although mag-asawa naman sila, di ba? Pwede nilang pag-usapan pagdating nila sa bahay or pagdating nila, kung saan man sila pwedeng mahinto na walang masyadong makakarinig sa mga pinagsasabi nila. Kumbaga kung maglalakad sila, ganyan. Nag-ano sila, yung parang nag-uusap lang yung paan, lalakas ng mga poses nila. Yung parang tipong akala nila walang ibang tao makakarinig. Eh, may mga Pilipino pa naman. So yun, parang nakakadismaya sa isang lalaki yung magganon ka sa pamilya mo, diba? So, ewan ko ba nung drama nila? Ayan. Wala tayong magagawa kung ganun yung ano nila. So, mamaya ulit guys, update ko kayo pag nakasakay na ako ng bus. Kasi naghihintay ako ng bus ngayon. So, mamaya ulit guys. Ayan guys, dito tayo sa pagpapatuloy ng ating video. Ayan, so, mag-end na po ako sa aking vlog guys. Mag-end na po ako sa aking video ngayon kasi ang hirap talaga mag-video pag nasa loob ka ng bus, sa loob ka ng train. Kasi nga hindi mo masabi yung mga tao, ayaw magpakita sa mga video. So nakakatakot din, baka masita tayo and baka ipadelete ng mga tao na kakasalamuhan natin sa ating video. So much better na lang na mag-stop na tayo sa ating paggawa ng video kasi delikado din dahil hindi natin alam yung mga ugali ng mga tao. So thank you so much guys. Thank you so much sa mga manonood at sa mga nanonood ng aking video. Kahit alam ko na wala tayong masyadong ganap sa buhay dito sa Dubai, UAE. So maraming salamat na lang po. So please guys, don't forget to like, comment, and share sa mga videos natin. Sa mga ginagawa kong videos, huwag nyo pong i-skip ang mga videos na mga advertise na dumarating sa inyong video. So maraming salamat po guys. See you on my next vlog. Bye. I love you all. Bye.